magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello, magandang araw mga kababayan. So may nag send sa akin ng ano, si Sir GC ba? Sir GC yung nag-send sa akin ng ano, ng nito, yung sa KMJS do sa tunnel. Kagabi lang yata inano to, no? Kagabi lang yata to binroadcast, tama ba ako? So rereakan natin nga ngayon ang title ng video ng KMJS ay Tunnel sa Cebu City kinatatakutan dahil sa umunoy batang multo. Pakita natin ito mga men. May isang tunnel sa Cebu City na iniiwasan at kinatatakutan ng mga motorista. I'm so sorry po, ano, para lang sa fair use, ganito po ako mag-react. Kailangan lang naman natin ng reference ng video eh. Hindi naman natin kailangan. Kung gusto nyong makita ng buo yung video, search nyo na lang po yung KMJS sa YouTube. Dahil di umano sa isang batang multo na doon nagpaparamdam. Sa Cebu City, bahagi na ng paglalakbay ng mga motorista ang tunnel na ito. Sa umaga, isa lang itong normal na lagusan. Labas-masok ang mga sasakyan. Pero pagkagat ng dilim. Pagkagat daw ng dilim. Pagkagat ng dilim. Sabi ng dilim. Pagkagat daw ng dilim eh. Ang lagusan, di umano, kinatatakutan. At yung lumang nakusog nila, ay masayang nemlabay, kilabot, kalama ko yawan, taka na muagi. At ayon sa mga salaysay ng ilang saksi, ang tunnel na ito raw kasi sa Cebu City, di umano kanlungan ng isang batang multo. Ang grupo ni LG, ang Cebu Ghost Hunters, oh, naglakas loob na mag... Uy, ano to ha? Friend ko yata to eh. Kayo ba yun, Cebu Ghost PH? Nareakan ko na to once eh, friend ko itong mga, bigla naging friend din ano na KMJS na. Shout out Cebu City Ghost Hunters. Sa gawa ng paranormal exploration sa tunnel. At nandito na nga tayo sa loob ng... Oo, sila nga yun. Riders ng tunnel na ito, na para bang merong mga... paligid. Ang bigat ng pakiramdam ko, tsaka mainit yung hangin. Habang binabaybay nila ang kahabaan nito, ito ang kanilang nakunan. Ano yan? Sa gilid ng tunnel, kapansin-pansin ang isang itim na figura na parang sumilip. Hindi namin nagagamitan ng equipment kasi bawal bumaba dito eh. Pag ikaw ay nagpa-paranormal research or nag-ghost hunting, hindi mo dapat i-edit. Doon na lang... Tama! Tama! Very good! May nakita after na namin na-review yung video. Alam na namin na hindi lahat ng maniniwala. Nasa sa kanila na yon. Marami man ang duda sa kanilang na-videohan. Paano naman maipapaliwanag ang ibang mga testimonya ng mga di umano sa tunnel ay meron ding nakita? Ulitin nga natin, nakita nyo ba? Kasi... pangit yung pagkakaano ko eh. Yung pagkakaposisyon nung video.
mo, hindi lahat ng maniniwala. Nasa sa kanila na yon. Marami man ang duda sa kanilang na... Yun ba? Tingnan nga natin, men. Di ba pwedeng ulitin yan, yung spot na yan? Alimbawa, videohan uli nila yung spot na yan. Pagka, ano? Sana inulit nila, ano? Kahit KMJS yung mag-ulit. Kasi, hindi, ganito para sa akin, with all due respect sa Cebu Ghost Hunters PH. Di ba? It could be anything eh. Let's say, alimbawa, signage lang na nilagayan dyan. Kasi blurry siya eh. Diba? Pwede mo kasing isipin nga naman na bata yan. Pwede ko din naman isipin na yan ay kabayo. Diba? I mean, limitless naman ang imagination eh. Hindi naman, wala naman siyang definitive na ano, na pagkakakilanlan. Hindi kayo, anong tingin nyo? Bata ba talaga yon? Para sa akin, ano, di ba, men? Hindi, ito naman sinasabi ko. Ang, kahalimbawa, if ever na madebunk to, fake na ba yung Cebu Ghost Hunters PH? Sa akin, hindi naman. Di ba? Siguro hindi na katulad yung kila Sir I.M. Reverie na inano ko. Ito yung sinasabi ko minsan nagiging bias tayo sa evidence na nakukuha natin. Yung halimbawa, syempre hindi ko masisi tong mga to, ano, naghahanap kasi sila ng ano eh, ng evidence ng iniimbestigahan nila eh. So dahil naghahanap sila ng evidence na iniimbestigahan nila, siyempre, kung ano yung may makikita sila dyan, yun ang iisipin nila na nakita nila. Diba? Halimbawa, ganito ano, nasa haunted house tayo. Nandito tayo sa abandonadong bahay. Ang balita dito ay may nagpapakita ditong white lady. Then suddenly, may nahagip na puti dito. Diba? Nung ni-review natin yung camera, malabo. Malabo yung nahagip. Pero itsura talaga siyang white lady. 'Di ba? Hindi ko naman pwedeng sisihin na 'yun ang isipin nung ano, nung ghost hunter. Kasi nga syempre naghahanap siya ng white lady, naghahanap tayo ng white lady dito eh. Kung ano man yung mahagip nito, malamang white lady na 'yun para sa atin. 'Di ba? Pero nung ni-review natin, damit lang pala na nakasabit na puti. 'Di ba? Ngayon, fake na ba yung ghost hunter? Hindi. Siguro siyempre, kung ano yung hinahanap niya, yun kasi ang ina-expect niyang makita eh. Diba? Katulad nito, siyempre, nag-ghost hunt sila dyan. Kung may makikita man sila, katulad nito, no? Para nga naman talaga siyang anino ng bata or anino ng tao or shadow man. Diba? Hindi ko sila masisi kung yan ang makikita nila. Diba? Pero sa akin, mas maganda sana kung ulitin nila yung ganyan. Pag inulit nila yan at may nakitang mas malinaw kung ano man yan, di ba? A videohan. Paano na... Hindi ba ito yan? Hindi ba ito yung pinakita na, hindi ba ito yan? Yan? Di ba? Hindi ba yan yun? Anyway, pagpatuloy natin, ano, tingnan natin yung may expert bang interview hindi. Man maipapaliwanag, ang ibang mga testimonya ng mga diumano sa tunnel ay meron ding nakita at naramdaman. Mabigat ang pakiramdam tuwing dadaan kami dyan. Kaya nga hindi ako dumadaan dyan kasi na-experience ko na may bubulong sa'yo. Iba-iba yung ano eh, hindi naman, tamo ha, yung mga comments nun, hindi naman yung tungkol doon sa ano eh. Hindi naman tungkol doon sa tawag diyan. Doon sa multong bata eh. 'Di ba? Hindi naman tungkol diyan yung nakikita. Ang nakita may mga bumubulong, yung may mga umaano, 'di ba? Gaya na lang ng motoristang si Ryan na habang binabaybay daw ang lagusan kamakailan lang.
may napansin daw na bata na nakaangkas sa motor sa kanyang harapan. Nung nasa kalagitna... Baka naman talagang bata naman talaga na naka... Doon ako nagtaka. Or backpack na naman yan. Kasi if angkas yung bata sa likod, dapat gagano siya sa harap niya. Pero kaso hindi siya humawak, hindi na to bata. Si Ryan, sinubukan para uhabulin ang rider. Ah, yun lang. Kasi pwede mo naman dagdagan ng... Ito na nakakapagtaka, halimbawa may ganyan, bigla sila nakakahanap ng ano, no? Nakakahanap. Ito yung pinagdududahan ko minsan. Kilala niyo si Ma'am Jade Martin? Si Ma'am Jade Martin na i-share ko yung video. Na-interview na ako ni Ma'am Jade Martin eh. Dahil skeptic ako, di ba? Si Ma'am Jade Martin patay na yung sumalangit naman. Paranormal investigator din yun. Si Maestro Ozzy na interview na rin ito eh. Jade Martin. Ito. Meron kami mga videos ni Ma'am Jade Martin tungkol sa scam. Paranormal investigator to si Ma'am Jade Martin. Ano, Insight with Jade Martin. Na-interview na ako, ganun pa itsura ko dati noon. May ayan, ito naman yung ano. Panoorin niyo yung interview namin ni Jade Martin. Nasabi sa akin ni Ma'am Jade Martin noon. Nagigest din yan si Ma'am Jade Martin sa ano eh. Sa mga ganyan, sa mga show, mga I Wonder, sa ano. Minsan daw talaga yung mga producer ng mga show na yan. Hindi naman pamimeke ano, nagbe-bend sila ng rule eh. Para maging entertaining sa mga manonood. Halimbawa, ang inayawan niya daw, kaya nag-stop na siya ng mag-ganyan, mag-guest-gets sa mga ganyan. Gets-gets, mag-guest-gest sa mga TV show na ganyan. Kasi minsan, halimbawa, nag-investigate sila sa isang lugar, ano? Talaga namang wala daw namang makita talaga doon sa lugar. Uutusan daw sila ng producer na, kunyari, may nakita ka dito ha, kailangan talaga may maipalabas tayo. Diba? Ganun daw ang ginagawa ng mga producer, kailangan, I don't know dito, kung makaka-comment sa akin, total kaibigan naman natin si Cebu Ghost Hunter PH, I don't know kung makaka-comment siya sa atin, na ganun ba, Sir ano, Cebu Ghost Hunter PH, ganun ba yung pag-handle ng producer sa inyo? Katulad nito, no, nakakapagtaka, bigla na lang sila nakahanap ng tao na magte-testimonya na nakaranas diyan sa Cebu. Na ganyan na out of nowhere, sa mo hinagilap yan, men. Nag-ano ba kayo? Nagtawag ba kayo sa page niyo na, "Oy, sino may naranasan dito?" Parang wala naman ako nakitang ganun eh. Hindi ko alam ano, sa bagay mga researcher yan, meron silang mga way para ano, para makahanap ng magte-testimonya. Pero saan nila nakuha yon? At yung mga nakuha nila nagtetestimonya, puro kwento lang. Wala namang evidence katulad nito. Diba? Mabilis ang takbo nila. Nandito na napan. Diba? Pagtingin ko ulit, nawala na yung bata. Pare. Diba parang ano eh. Yung bata sa likod mo. Wala naman ah. Nakasumpit sa'yo pare. Kanina pa. Wala sa dulo. Sabi niya, "Hala sir, ako lang talaga mag-isa. Matas ang mga balahibo namin." Diba parang asa na ebidensya mo? Kahit ako pwede ako magkwentong ganyan eh. Di ba, men? Hindi ha? Baka napipikon kayo sa akin. Skeptic lang po kasi ako. Dapat may ano, evidence-based tayo. Kung may nakapture talagang ganon, kahit man lang interviewin yung tao na nakasakay niya or di ba, men? Dito rin sa tunnel dumaan si Nico matapos manggaling sa kanyang gig. Nang nakasolo na dito sa tunnel, nalay ni Nico ang kanang bata at ito nga naingot sa akong layo nga, "Uy, moto ka ito nga, nadungog na akong atingo, payawan ko ito, baan ko eh." Siyempre, wala ba di bata nga magdaluha na or labi na ingat na oras sa mga... Anong testimonya niya? Wala. Moto ka ito nga, naingot ko ang kanang bata at ito nga naingot sa akong bata layo, sa likod. "Uy, moto ka ito nga, nadungog na akong atingo, payawan ko ito, baan ko eh." Siyempre, wala ba di bata nga magdaluha na or labi na ingat na... Oh, another kwento na naman na walang evidence. Di ba? May narinig daw siyang bata na nagsabi, "Uy! Uy!" May mga away na naman. Para sa mga absence lang siguro.
ang nila lang. Tila may pagkapilyo pa raw. Punta, pagkapunta ko sa tunga-tunga na dyan. Alam ni tikpik sa akong kuhan, bagahan ng pit. Yung auto, upos na po sa akong gibate. Talos talanong tanan balibo, baro. Muna sa kuha na blanco sa kuhan, wasa ko ni trike attempt na muntan sa side mirror sa motor kay wasa ko lang akong makita sa back ko, mo sa mga kuhan sa kuhan ka ng disyasya. Si earlier naman, nung minsang dumaan sa tunnel, halos na aksidente pa raw nang sa kanyang side mirror. Di umano, may imaheng bumulaga. Tumingin ako sa side mirror, bata yung nakita ko. Ang halos isang kilometrong SRP South Road Properties wait. Nang dudugtong sa timog ano na bahag. Side mirror, nakita mo yung bata na nakaangkas sa'yo? Nakikita mo ba ang angkas mo sa side mirror? Bagay, hindi niya naman sinabi nakaangkas sa kanya, no? ...ng Cebu at ng sentro ng komersyo sa Cebu City. Ang unang proposal daw dyan is flyover or bridge. Pero hindi sumangayon yung mga tao kasi masisira yung kasay ni Pilininsya. Malaking tulong yung SRP. Nalisen po yung traffic. Karami... Kaluwag na. Ihan sa mga dumadaan dito, umiiwas sa traffic, gaya ni Princess. May pinuntahan kasi kami doon na friend ng aking fiancé. Traffic noon, sasakit na kasi ng likod ko. I'm about to lean my chair sa front. Tapos pag look ko dito sa right side, may nakita akong bata. Tapos umupo siya, tapos nakacross ang leg, nakayakap siya sa tuhod niya. Imposible naman, bakit may bata doon? Sino nga ba ang batang di umano nagpapakita? Nagdadrive siya noon, talaga na-describe niya yung ano. Sa tunnel, ano ba ang gusto niyang ipahiwati? Nag-imbestiga ang aming team. Taong 2006 nung sinimula ng construction ng lagusan. May nahukay daw dito ng mga buto ng tao. Sabi, from World War II, may nagalaw sila, nananahimik, kaya nagmumulto. At nung buksan daw ito sa publiko taong 2010, taon-taon na rin daw na meron ditong disgrasya. Para tulungan sila sa investigasyon, nitong Webes, lumipad pa Cebu City ang paranormal investigator na si Ed Calwag. Walang ideya si Ed kung ano ang nagpaparamdam daw sa lagusan. Kasama si Ed. Dapat sila 88. Gusto ko sila 88 yung ano eh, mapuntahan nila KMJS eh. O yung nga pala, speaking of KMJS, 88 di ba? Mag-iisang taon na yung KMJS nyo, hindi pa kayo napupuntahan ah. Sabi dito, kasama si Ed, sinubukan ng Cebu Ghost Hunters at ng ilang motoristang may karanasan di umano sa batang multo sa tunnel na ito'y tawagin at kausapin. What for? Ako yung mag-o-observe sa kanila and titignan natin kung yung lugar o yung spot na makikita nila is the same spot na nakita ko at naramdaman ko. Pagpasok pa lang ng tunnel, si Ed nagsimula na raw may naramdaman. From here, mula dito sa spot na to, lakas na niya. Ibig sabihin, yung concentration ng energy ng bata dito, basag yun dito niya. Parang nakalabas yung mata, parang bali yung kamay. So ini-imply mo na na-disgrasya dyan? Ngayon, may documented ba na disgrasya niya? Bulol magsalita eh. Hindi ko maintindihan. Saka, paano mo nalaman bata din? Siguro na panood niya yung ano, yung viral video. Contaminated na to kung alam niya ng bata 'yun nandoon. Syempre pag nalaman niya may bata na nagpapakita doon, sasakyan na lang ni Ed Calwag 'yun. Meron ng mami kakaiba. Sige, hindi. Kung ano yung way niyo, 'yun yung gawin niyo. Observer ako this time. Kung sino mang gustong makipag-connect gamit 'tong hinahawak ko, which is the spirit box. Pwede kang kumonekta, makipag-communicate dito. Ingay niya. Ako tatawag, ha? Gusto kitang makausap. Kausapin mo ako ngayon. Ayan na. Diyan na siya. Anong pangalan mo? Gusto kitang makilala.
pangalan mo? Ulitin mo. Hindi ko naintindihan. Narinig ko yung boses ko, sir. Kayong yung pangalan ko, narinig. Eric daw. Yes. Sige. Eric. Kama ko kayo, ha? Pwede tayong lumipat ng lugar na tahimik para mag-set ng communication. Sagutin mo ako, pwede ba kitang makausap? Ilang sandali pa tila naging instrumento di umano. Batang multo ang motoristang si Ryan para maipaalam sa grupo ang... Anong binato mo? Bakit nalipan mo? Diba? Ito hindi nga natin alam kung paano nila nakuha itong Ryan na to eh. Bigla na lang siya nagkwento na may karanasan siya diyan. Tapos ngayon ginagawa na siyang instrumento. Yan. Tumama. Bumaga sa likod, sir. Tumama yung mukha sa gutter ng gilid ng kalsada. Opo, sir. Tama sa yung kamay. Opo. Nakadapa. Ano sabi niya kanina? Wait lang, ha? Anong binato mo? Bumagas sa likod. Ayan? Tanungay. Bumagas sa likod, sir. Tumama yung mukha sa gutter ng gilid ng kalsada? Opo, sir. Tama? Saka yung kamay. O. Nakadapa? Na-attract sila sa akin kasi I'm longing for like younger brother, since ako yung bunso. Si Ed nagsagawa ng cleansing ritual kay Ryan. Nung sabi ni Sir Ed na diyat niyong mata, doon ko yung nakita nung mukha ng bata, nakakaawa lang. Akala ko, ididibang ko sana eh, kasi Tagalog yung sinasabi niya. Akala ko, sumanib yung bata sa kanya, tapos Tagalog ang sinasabi ng bata. Ididibang ko sana kasi di ba nasa Cebu sila. Dapat Cebuano yung salita. Pero siguro dinidescribe lang ni Kuya yung nakita niya. Yeah. Basag, unexpected yung pagkamatay niya. Siguro dahil nabangga siya nang walang nakaalam. So isang way yon para maging magaan sa kanya yung pagtanggap na wala na siya. Sa patuloy na pagsasaliksik ng aming team, napag-alaman namin na taong 2017, isang 4 na taong gulang na bata ang nasagasaan ng truck sa SRP Tunnel. Ayon sa report, tumatawid noon ang bata kasama ng kanyang kuya nung nawalan ng kontrol ang truck at sumalpok sa gutter. Ang bata binawian ng buhay. Hinanap namin ang pamilya ng bata pero walang nakakaalam ng kinaroroonan nila ngayon. Wait. So, nag-research na ang KMJS. Diba? At si Ed Caluwag ay part ng KMJS. Pwede kasi mangyari, nung nag-viral yung video na yan, bago nila gawin itong segment na to, nag-research muna sila. Then nalaman nila, may bata nga na namatay doon, pwede na nilang sabihin kay Ed Caluwag yun eh. Diba? Dahil si Ed Caluwag, part na ng ano, or halimbawa, alam ko matalino naman si Sir Ed Caluwag. Halimbawa, oy, kahit hindi nila sabihin kay Sir Ed Caluwag, imbestigahan natin yung tunnel sa Cebu. Kasi may na-capture daw na ano doon. I'm so sure napanood na ni Way Ahead, napanood na ni Sir Ed Caluwag yung video na nag-viral. Diba? Pwede ang mangyari, i-research niya ni Sir Ed Caluwag yun. Diba? Hindi ako nagsasabing fake si Sir Ed Caluwag, pero may possibilities na gumawa na siya ng sarili niyang research bago siya pumunta dyan. Kasi may pinapakitang article ang ano eh, katulad na ito oh. Anang kanyang SRP Tunnel, diba? Isang 4 na taong gulang na bata ang nasagasaan ng truck sa SRP Tunnel. May article ayon na pinapakita eh. Ng bata, kasama saka, ng kanyang ang sabi nung ano, nag-research yung paranormal ano, Cebu City Ghost Hunter, Cebu City Ghost Hunter PH. 'Di ba sinasabi na World War 2? 'Di ba? Eh paano naman ngayon 'yan, men, 'di ba? Ibig sabihin, ang wait. Sa mismong page ba ng Cebu City Ghost
PH ay sinabing bata na ba yung nakita? Tingnan nga natin, men. Diba? Wait lang, ha. Ito, okay. Para sa akin, okay to. Halimbawa, yung, di ba, kinikriticize ko yung mga nanghihing. Ay, sorry, hindi pala yan. Dito pa. Ito, sinasabing gano'n ng Cebu Ghost Hunters PH. Para sa mga nais sumuporta sa aming exploration for gas and other equipment, mag-PM lamang po sa aming page. Ito, okay sa akin to. Kung doon talaga mapupunta. Pero yung halimbawa, manghihingi ng pera dahil naligtas namin yung batang aswang, yung mga ganun. Diba, men? Ito kasi, understandable, kasi maliit lang naman ang following ng Cebu Ghost Hunters PH eh. Hindi ako nagiging bias, ha? Kasi baka mamaya, ayan o, bungo, nanghihingi din o. Alam niyo naman yung nanghihingi para sa mga batang aswang, sa hindi. At habang dahan-dahan naming binabaybay ang loob ng SRP tunnel, ito ang nakapukaw ng aking atensyon. Makita niyo ba? At dito, mga ka-hunter, sa replay na ito, gumusta ninyong maigi ang nasa kanang bahagi. Yun. Parang merong isang figura ng tao na sumilip. Kasi may nakapagsabi sa akin na so, parang portal daw ito. Hindi naman ina-identify na batang multo yun. Pero dito sa caption kasi, sinabi, batang multo na. Sino ba nag-caption nito? Kasi may nag-caption na ng batang multo. So originally, hindi naman na-identify as batang multo yung ano. Diba? Nung napunta na sa KMJS, saka nila nasabing batang multo na yung ano, yung nandun. Ibig sabihin, gumawa na sila ng research kung may namatay dyan. Hindi, nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Hindi pa tiyak na batang multo nung Cebu Ghost. Hindi. Sinabi niyo na ba? Nanonood ba sa akin ng Cebu Ghost Hunters PH ngayon? Sinabi niyo na ba na batang multo na ba agad 'yon? Or KMJS na 'yung nagsabi ng batang multo? Dahil kung KMJS na 'yung nagsabi na batang multo 'yan, ibig sabihin, sila nag-research na sila bago pa man makita 'yung ano niyo. Yung video nyo. Diba? Kaya nila, sila na yung naglagay na batang multo. Kuya, nung nawala... Kasi doon sa vlog nyo, hindi nyo naman na-identify kung batang multo yun o hindi eh. Ibig sabihin, may knowledge na ang KMJS dyan. Bago man kayo i-feature. Anong control ang truck at sumalpok sa bata. Pero walang nakakaalam. Kaya si Sir Ed Kaluwag, nung pumunta dyan, malamang nag-research na rin yun. Sa nangyari dyan sa tunnel na yan at nakita din na may batang doon na pagbabasyan. Hindi ko sinasabing fake, ha, uulitin ko, hindi ko sinasabing fake si Sir Ed Kaluwag, pero para sa akin, di ba, may possibilities na ni-research niya na yan bago pa siya pumunta dyan. Naroroonan nila ngayon. Kung nga informers, sitless po sila based on sa record natin. Hirap tayo may trace ang kanila location. Ano nangyayari kasi is yung sa mga drivers din, overspeeding, lalo na pag madaling araw, hindi nila ma-applyan ang brake, so yun, kumabangga. Wala namang dumadaan dyan ng mga bata, bawal talaga yung mga tao dyan sa ilalim. Minimaintain natin yan yung mga lights, yung mga traffic signages. Parang hindi naman edited, but if you look closely, pwedeng i-choreograph. Pag ganyan niya sa video, parang binigyan niyang space yung parang merong tao. Isa rin yan, ano? Lalabas. Isa rin yan, di ba? Choreograph, yun ang tamang term. Isa rin yun. O yan, hindi ko sinasabing fake ang Ghost Hunters PH. Kasi nga, nakakadagdag ng pagdududa nga naman yun eh. Yung kadalasan ganyan ang ginagawa nila Reborn. Nila... Si Reborn lang yata na huli ko nagaganyan. Yung binibigyan niya ng pagkakataon, yung ang laki-laki ng... Si Real Ghost TV, ganyan din ang ginagawa. Diba? Ang laki-laki ng framing dahil may ine-expect siyang may lilitaw eh. Doon sa kabila. Diba? Pwede yun, di ba? Doon yung ano nila, subject. Walang pilitan. Basta kami, totoo yung ginagawa. Wala kaming ginagawang fake. Kapag nasa kadiliman tayo or nasa enclosed spaces, pumapasok yung fear or yung sense... Gusto ko sila Kuya Red yung ano eh. Gusto ko sila Kuya Red talaga yung maki-MJS eh. Request naman kay MJS si Kuya Red naman. Kuya Red at ano,
at si Donski, yung mismong kasama nyo sila. Kasi nung na-feature si Donski, kasi ang pinagbasihan na lang kasi yung video na lang ni Donski. Di ba? Gusto ko yung kasama talaga sila. Sila yung anuhin, isama. Tingnan natin kung makakalabog sila. Ng uncertainty. Isang paraan para ma-overcome yung anxiety or yung takot ay syempre yung malaman natin kung ano yung katotohanan. Ang mga tunnel, likas na, madilim. Kaya naman para ka ritong may pinapasok na ibang mundo, pwede ritong maglaro ang ating mga mata at imahinasyon. Kailangan laging maingat, hindi sa anumang nakakakilabot, pero higit lalo na sa aksidente at mga hindi inaasahang pangyayari. So anong ano nun, anong nangyari? Hindi naman na-resolve, di ba? Anyway, ano masasabi niyo sa video na to? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.